Ang ikalimang wika ng ating Panginoong Hesus ay matatagpuan sa ikalabing siyam ng Juan, talatang 28. Ganito po ang pagkakasulat mula sa ang salita ng Diyos, Biblia. Alam ni Hesus na tapos na ang misyon niya, at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, "Nauuhaw ako." Purihin ng Panginoon sa talatang ito na ating pagbubulay-bulayan. Ako po ay nagtingin-tingin ng chart ng medical conditions, ano po. At nakita ko na ang kalagayan pala ng ating Panginoong Hesus ay hindi basta may kukumpara lamang sa dehydration dahil doon sa init ng araw or kawalan ng fluid or kawalan ng sapat na fluid sa pangatawan dahil sa init ng araw. Ano po? May term na may medical condition na tinatawag na hypovolemia. Itong medical condition na ito ay diminishing consciousness and draining life because of excessive loss of body fluid. Ano po? It requires a serious attention at it will take maybe weeks or hindi man na weeks kundi maring days lamang, ano po, kung yung medical attention ay may pagkaloob, ano po, para sa kanyang medication. We are not dealing with the medical conditions at this time. Kung bibigyan natin ng definition ang I thirst in figurative sense, it is seeking of something refreshing. Ito ay paghahanap ng bagay na maaring makapag-refresh. Now, it is not the longing of praise actually. Hindi yung longing ng praise. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay nandoon sa cross. Now, what's the use of praising Him while He is on the cross? Now, but it is a longing of something that might relieve a condition of unrestful life. Ano po? Yung pagod na nabuhay. Kailangan ng relief. Ang ating Panginoong Jesus sa kasukdulan ay inabot na ng hypovolemia na medical condition, ano po, dahil sa kapaguran, sa ilalim ng init ng araw, at pagkatapos ay sa mga sugat, sa mga dugong nawala sa kanya, ano po. Kaya naman, natural, sa ayon sa terminolohiya ng medisina, talagang mauuhaw siya. Kanyang kinauuhawan ay hindi yung pagsamba na, na ibibigay sa kanya habang siya nandun sa krus na nakabayubay, kundi talagang literal na nauuhaw ang ating Panginoong Jesus. Nga lamang, binibigyan natin ito ng figurative definition. At sinabi natin kanina, it is a longing of something refreshing. It is not a longing of praise, but a longing of something that might relieve a condition of an unrestful life. Ano po? Tingnan natin ang ating buhay. Baka naman nauuhaw din tayo, nangangailangan tayo ng something refreshing, ano po, sa nakakapagod na sistema ng panahon, sa nakakapagod na paggawa. Maybe it's time for us to also rest. And that resting is in the hands of God. Hindi naman yung kamatayan, mga kapatid, ang tinutukoy ko, kundi atin namang ilin ang ating sarili sa mga kamay ng ating Panginoon upang tayo magkaroon ng kagaanan at madama natin ang pagdaloy ng banal na spirito na siyang mag-refresh po sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, dito po sa talatang ito, sa ikalimang wika ng ating Panginoong Jesus, sa kanyang kalagayan, sa literal na kalagayan, talagang kailangan niya ang pag-rescue sa kanya ng Ama. Nga lamang, merong purpose ng Ama sa kanya, ano po, at ang kanyang kamatayan ay talagang itinakda para sa kabayaran ng kasalanan o sa ransom ng corrupted na mundong ito.
dahil sa kasalanan. Ngayon naman, kung ating dadalhin ito sa ating sarili, itong talatang ito, at bibigyan natin ng simpleng kapahayagan ng motivasyon, this simply meaning that we are really seeking also of something that might relieve us sa ating mga kabigatan. At hindi tayo nagkamali na tayo'y dumako sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito sa ating Panginoong Hesukristo ang siyang solusyon upang matanggal yung ating kabigatan. Ganun man, kung titingnan natin sa perspektibo ng pananampalatayang Kristiyano, parang ang ating Panginoong Hesus din ay siya mismo, itong salita niya mismo ay nangungusap sa buhay ng bawat isa sa atin na siya man ay merong unrestful life dahil makailang beses na niyang ipinahayag sa atin ang kanyang kanaisan na ang bawat isa'y maligtas, ngunit kokonte, ano po, o di man ay iilan lamang ang nagre-respond. At mapalad tayo sapagkat tayo ay nagre-respond. Kung sakaling ang buong mundo'y mag-respond, then marirelieve ang kauhawan ng ating Panginoon. Marirelieve yung unrestful life ng ating Panginoon. Sapagkat makikita niya ang bunga ng kanyang pagpapagal at makikita niya ang resulta ng kanyang kamatayan doon sa krus dahil ang lahat ay dumako sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon at lagi nating madama na tayo man ay maging katighawan sa kauhawan ng ating Panginoon, ay katighawan ng kauhawan ng bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon. Amen.